Isang teacher ang kasalukuyan naka-live sa TikTok at marami ang nakapanood. Kayo mga mother, pag ganito ba ang mga teacher, pagkakatiwala nyo pa ba ang inyong mga anak? Ang tanong, bakit si teacher ay may ganitong attitude? Nakakalimutan nyo yung ano nyo, boundaries nyo ha? Nakakalimutan yung boundaries nyo? Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Marahil itong si teacher ay may pinagdadaanan din. Marahil may problema siya sa bahay nila na nadala dito sa school. Ang mapapayo ko lang naman, sa ganitong asal kasi ni teacher, maraming bata ang magkakaroon ng emotional stress, matatakot, hindi napapasok. Tapos pag uwi sa bahay, manginginig, kakabahan, iiyak bigla na hindi alam ng nanay kung anong iniiyakan. Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa namang nararating sa buhay. Kakapal ng mga mukha nyo! So, mapapayo ko naman dito kay Madam. Madam, ang problema po ay iniiwan sa bahay. Ang problema po ay hindi pwedeng ipakita sa bata. Kasi, mismong sila ay manlalambot din. Kapag nagpakita ka ng ganyan, mainit ang ulo, magre-reflect din sa bata yun. Palagi ring mainit ang ulo nila. At madalas, sa mga ganitong kaso, kapag ang bata ay nakakita ng ganitong pagka-arugante or pagka-ganito katapang, ang batang nag-aaral ay magiging ma-absorb niya or magagaya niya. Kasi isipin niya, teacher nga to, di, ganun din ako. Natutunan ko to kay teacher. O di po ba? So, sana lang ang problema ay iniiwan sa bahay. Kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Ewan ko lang no, kasi naglalabi ito si teacher. Wala naman tayong nakikita ang estudyante. Tingnan niya yung mata niya. Sa taas nakatingin. Ano yun, nakatayo ang mga estudyante? Nakaupo siya sa baba? O diba? Kasi lagpas ng ulo niya yung kanyang tingin eh. Ano yung nakatayo? Naglalabi ito si teacher, wala naman tayong nakikita ang estudyante. Pero ang naririnig natin, mga effects ng mga parang school, mga maingay, pwede naman kasi natin gawin yun, nakukuha lang tayo ng mga effects. Parang ang ginagawa nito ni teacher, meron siyang gustong iparating sa madla. Meron siyang gustong ipakita o meron siyang gustong sabihin. Ito yung nakikita ko dito kay teacher eh, na parang wala naman talagang estudyante sa harap niya. Para bang ikaw ba teacher? Magagalit ka ba sa harap ng estudyante? Alam mo naman na ang sinong pamuntungkulin ay be patient in front of your students. Di ba ganun? Di ba ganyan? Aywan ko lang ha, na nakakasakit yun. Lalo pa hindi nga natin alam kung ilang taon yung tinuturuan niya. Walang pinakita. Basta lang yung live niya, ganyan lang eh. So sa tingin nyo ba, meron ba talaga? Ewan ko lang eh, sa akin lang yun ha, sa akin lang. Parang ang tingin ko, wala naman talaga. May gusto lang siyang iparating. Parang uma-acting lang to si teacher. Pero siguro, alam naman niya to na nagba-viral na maniniwala lang ako kung makita ko siya magpaliwanag siya dyan. At ipaliwanag niya anong kinakagalit niya. Eh ganyan lang naman ang start niya sa TikTok eh, galit agad. Wala tayong nakitang estudyante, anong kasalanan ng estudyante, anong ginawa sa kanya. Wala lang, parang ganyan, nagalit-galitan lang siya, scripted baga. Ewan ko lang ha, on my opinion lang po yun. O sana magsalita si teacher kung bakit ganyan na naging attitude niya sa harap, lalo't nag-viral na siya sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa?
So, imposible hindi pa ito nakakarating sa kanya. So, kita nyo ba? Ikot-ikot lang yung kanyang mata, ulo. And then, pagdating sa isang side, tinigil niya at may pinababa siya. May estudyante ba nagpaalam? Siyempre, ikaw na estudyante, magpapaalam ka. Excuse me, ma'am, may I go out? Siyempre, maririnig yun, di ba? Ah, sobrang viral na siya. Meron at merong magbabalita niyan sa kanya na siya ay nagba-viral na. Natural, nakapag-live na rin siya, magla-live din siya, bakit siya nagagalit? Sa tingin ko lang ha, siguro kung hindi niya gagawin niya magpaliwanag, scripted nga yung kanyang galit.